dun po kasi sa number 4, parehas lang po dun sa number 1, acknowledging, recognizing just the game. Pero may dun bahagi po ng banal na kasulatan. Doon po sa Ephesians chapter 4 verse 11, Ephesians 4, 11 to 12, so Christ himself with the apostles, the prophets, and the evangelists, the pastors, and teachers, to give his people for works of service so that the body of Christ be built. Tanggapin natin ng mga isa sa mga pastor ang hinirang ng Diyos para sila yung magamit to equip and build the body of Christ. Ngayon, tagapin po natin yun, hindi po tayo yung kausap ng Diyos. Mayroon tayong karunungan, mayroon tayong marunong galak, maaaring may mga mas mataas kaysa sa lingkod ng Panginoon Diyos sa pinag-aral. Pero pandal po nito, siya po yung pinag-aral. To equip us as spiritual. Amen? Hallelujah. Okay. Number 5 is, in Galatians chapter 6, verse 6, nevertheless, one who received instruction in the word should share all good things with the instructor. One way to appreciate, na para i-appreciate po natin yung lingkod ng Panginoon is that, ito po, sabi po dito, nevertheless, one who received instruction in the word should share all good things. So, ibingayan, nana, Ilocano, ibingayan, share. Pagdating sa Tagalog, ibigyan din po natin, may kabahagi. Bahaginan. Nana, saan? Sa mga magagandang bagay na ating natanggap ay magbigay din po tayo sa mga nagtuturo sa atin. Amen? O, di ba? It is biblical. Hindi po dapat na masarap din pagigan yung thank you. Lord, sinabi ko po sa isang chair, dapat masarap pagigan yung thank you. Pero ang mahirap minsan, ang sarap pagigan ng ikyo pag uwi mo, na kami sa utang isang tukang, tao mo, sabitan. Hindi po namin hinihingi na supportan po kami. But one way to appreciate, doon po sa mga sakripisyo ng linggo po ng Panginoon, that we need to share. Doon po sa mga bagay na meron tayo. Amen? Amen. And last, ito po. In Corinthians chapter 9, verse 14. Ito ka pa sa kaya, bakit ito ni Pastor? In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Ito po yung at-tagal na inuunawa ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I am worthy na maglingkod pa sa iyo habang ako'y nagtatrabaho. Kasi sabi ko dito, those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Pero alam nyo, ang pinakita ko sa akin ng ating Panginoon, as long as you are preaching the word, kailangan mabuhay tayo sa pamagitan gayagay po na nagamit natin may kasabay iti Panghilyo, agyap ko may kapanghilyo. Pero hindi rin pwedeng magutom yung aming mga pamilya. Kasi walang sundo eh. Walang sundo. That's why we need to work. That's mas kababay nga mabisin ang dagit anak iti ako. Kasi alam niyo po, masakit. Ano pa wait ng madiduanon? Bakit? Ano pa wait ng madiduanon? Kunak no, di lang kustom. Paano tayo bagay?
out. Amen. Alam niyo po yung minsan ay hindi po na kami magkakaunawa ng mga lingkod ng Panginoon. Sa amin, minsan, hindi kami magkaintindihan doon po sa binibigay po natin sa Galatians 1:5. At nagalit na nagagalit po sila sa akin yung mga kapwa-family, yung kasama po pasko. Kasi po, meron pa kami binibigay sa aming organization na iniwanan ko yung pagiging chairman dahil pagod na ako. Well, kung from doon po sa talini ko sa chair, yung type po ay binibigay po namin sa organization. Sa kala, ang paliwanag po sa mga kapatid po natin, doon po sa tithe, doon po sa offering, walang gross. Net income. Tama? Wala naman puhunan, di ba? Kaya ang kailangan ng kabuuan yan, ibigay natin sa organization. Pagpa 1,100 sa organization. Ganun po yung aming ginagawa. Then, dumating po yung magkakataon, pinatawag po lahat ng mga treasurers and secretaries ng mga churches, meeting po kasi kami kasama ng mga pastors. Nakita ng mga yung mga treasurer namin na bakit yung mga ibang pastor, yung ibang simbahan ay hindi tithes. Natawag ng mga pastor tithes. Alam niyo po bakit? Yung mga tinatanggap nila, yung offering, tinatanggal muna lahat ng gastos ng church, lahat ng mga tawag nila para sa mga workers, then yung nagisira, doon sila magtatanggal yung tithes. Kung yun ang gusto nila, ano problem sa akin? Pero alam mo masakit, ako ang ministro. Ministro nila ako, bakit daw? At ang nagtusin ng mga problem, sabi ko, ito po yung aking condition na ibigay ko yung buong mugo pa sa akin po yung sumalakan. Sabi ko, ha? Sabi ko sa inyo po, oo daw. Kasi daw, tithes of tithes. Huwag, tapos may nagsabi na huwag tayong lumayo sa Biblia. Kailangan, we are always biblical. Doon naman pagtingin tayo po. Hindi ako nagagalit sa kanila, kundi doon sa kaisipang meron sila. Sabi ko, sino makapagpapatunan na ang tithes of tithes ay biblical? Meron tithes of tithes sa Bible? Only tithes. Walang tithes of tithes. Ngayon na kanya na, magta makapagpatunay kanya yung biblical ang tithes of tithes, sumuro ka. Kasi pabor sa akin. Ha? Pag-uho sa amin, ang dami namin project sa church, pag-uho sa amin. Pero sabi ko, umag-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 
binibless ng Lord. Then buo. And nagtataka sila, bakit? Mamaya-maya, may bagong instrumento. Mamaya-maya, may mga project. Binibless ng Lord. Amen. Amen. Mayroon po tayong church na sa loob ng isang taon, umaabot po sila ng more than 200,000. Pero wala silang pwede. Sabi ha? Nandun po kasi yung pwede. Kaya dapat po, we need, dito po, balikan po natin, we need to support our pastor. Walang sweldo ang pastor. May pamilyang pastor. Gusto niyo kumain ng masarap si pastor, gusto rin niya. Gusto niyo mag-jollibee, gusto rin ni pastor. Pero ako ayaw po jollibee. Doon ako nagagalit ng mga anak ko. Nagja-jollibee lang ka ako kung pag dumating yung Koreano dahil ayaw ko. Kaya magtatong kapilitan na. Lagi ko na rin. Papa, sa sumampot ni Manang, nawisin na tayo ang jollibee. Intay mo, di ka humungkontra.
Praise the Lord, buti na daw kaya ako ng pagkamer Jollibee. Hindi ko nanakit pa. Bisya gamit, so hindi pa kapan ni Jollibee. Mabaling nga duto ka kasi dahil kayo. Na, ano? Ano, lutong Jollibee? Gano'n ko na, it's more than lutong Jollibee. Dahil ang luto ko may pagmamahal. Amen! Kasi luto ko sila. Nuli ako ng dalawang manok na malaki. Tapos sa saka talaga kasi may pagsakan ito ng manok daw 160 lang ng kilo ng buho. Yung malalaki. Nuli ako ng dalawa. Niluto ko, dinipray ko. Hinilot lamang sa pampalasa. Sabi na daw, mas makasarap ko sa dali ilaw. We need to support our pastor. Kaya ba gigok titigo? Amen? Amen. No kaya't yung tersila timbamos. Kaya mo ni pastor, nung naduman ano sa miti, akin rotisip na. Kumulay, rotisip na. Datang ka may sakit. Kalunay. Pero sana sa araw nito, nakita natin yung kahalagahan kung na dapat po natin i-appreciate yung mga pagsasakripisyo natin. Hindi lamang isang beses isang taon. Kahit wala pa rito ng appreciation ng money, ang napakahalaga sa araw-araw ay makikita po natin, makilalanin po natin yung mga sakripisyo ng ating mga pagsasakripisyo. Pero maganda rin na meron ganito dahil dito tayo nagkakasundo. Tama? Amen. Kasi dahil mabisan na lang malagi. Pero sa lahat ng nakakalala, sa mga sakripisyo na pasto, sa lugo. Amen. Sa lugo ko. And, hindi man namin may balik sa inyo, ang Diyos ang magpapalik po. Right. Amen. Right. Hallelujah. One of our members, she is a young people. She's a common business. Ang galing niya kagawa ng young people, hindi pare-pareho yung estado. Saan niya pare-pareho yung estado ko niya? At ang lima isa, kaya na lang natin sa galos niya. Kung maligid at naman naroon. Pero marami nagsakan ng tanong ko. At ang lima isa, nalaituan na. But during that time, kinausap ko sila. Una, in 60 years, naglakon na yan. Lamunin. Unay, nagsagal na mo kayo. Tumimik. And I was so blessed that even she is only a young people. My young people. Dahil po, yung ginagawa po namin siling. Siya po yung pinakamalaging magsumukod. 2 weeks ago, nagbigay na naman po siya ng pambili ng hardly pledged na 3 pieces. Sabi niya, nangako na naman muli, if God will bless me, hindi lamang yan. Tapos natin yun. Wow. Alam niyo, naiiyak ko, magdalaan ako. Sabi niyo, Lord, salamat. Hindi man marami yung member na dito.
alam nila kung paano magsakripisyo. Yung mga tumigil na maglinis, ngayon naglinis na naman. Amen. Eh, yung pangalawa sa mungsong anak, napakalaki. Mangunsin siya eh. Napakalaki mangunsin siya. Kung anak, hindi nakita yan, di indagpalpalitada ni Papa, may mesa, may mesa na. Tatagdol sila Baguio. Ito na mo. Mga kapatid, so, isang simple, napwintuhan yung ating ginawa. Kaya hindi mayroong gagawin na. Ito misbilib tayo. Ito katay tayo ng appreciation. Dahil, intend niya po Diyos sa mga dalang tatapoy. Huwag na mayroong gagawin isang himala sa Diyos. Narinig mo ko kanina. Narinig ko kanina mula kay Pastor, sabi niya, Pastor, diyan sa may sandigan na niya. Diyan po yung and we are hoping mas soon ay masisimula yung aming simbahan. Amen. Alam niyo, bumalik sa alaala ko yung panahon na kailangan namin yung simbahan. Yung mga panahon na parang nakakaya mag-ibay. Ang danat may na napagpag pero hindi na makagal dahil nakita niya ang itsura ng simbahan na ginagawa ko namin na sira-sira ang bahay. Nakinig sa ito yung kumahatimanda sa latang pinmanala katagkatakawa na pangit. Nagkaroon pa ako ng motivation during that time. Sabi, Lord, wala kami pera. Walang-wala kami, Lord. Ba't ko na, Lord? Ikaw yung Diyos na aming pinag-iayon. Ikaw ang magpuduhay. Binigay ko niya ang simbahan. Pero ang nakita ko, nung kinabutin mo yung nakita ko ng Radyo de Coriano, nung kinabutin mo yung Radyo, hindi ko natapos. Hindi ko pala hadlang yung ulang. Hindi ko pala hadlang yung ulang. Ang pinakita sa akin ng Panginoon, isang young people ko narinig, doon po sa Urdaneta, dahil may Bible study kami sa isang burning house. Isang young people, doon po narinig na sinabi niya. Fellow young people, kunan. Ang mga bilang ni pagdandanagan tayo, baka mali nga maarami. Bas, kunan na kayo. Pagbilang yung young people, kunan. Just do the first step. If God will do it, I'm in a distance. Yun po yung aming naging sandigan. Yun po yung naging encouragement. Kaya kahit kulang yung binigay ng Koreanan, sinimulan po namin. And nung sinimulan po namin, pinatunayan ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Panahon na wala kami, may luto sa para sa mga trabaho, bigla-bigla may luto. Hallelujah. Walang pangulang mamaya ko yan. One time, walang nagbiga. At tinatumbaga sa paglibangin, hindi na mo yung nasa sikas. Talaga mo sumay. So, ganit na kaya. At yung mga isang kanyang people, ito yung nakapagtapa. Yung isang kanyang people, hindi na siguro kayo natin gusto. Pagandang gusto, nanay nalaman. Nandiyak ka mo, yung nalaman, nandiyak mo na mayan. Nandiyak mo makikita gaya. After a week, yung panahon na wala kaming merienda, kung nagtalaga nila yung people, pagtatay sa o mag-merienda tayo, o mag-pulis-pulis na tayo, nag-pundol. Yun mo mag-pulis ni Korean. Pag-ingin, tumingala, umalis. Alam niya, pagbalik niya, isang buwig ng saging. Isang litrong, alam niyo, si Mega asak asi. Sabi saan mo kinuha? Sabi niya, nakalimutan ko na ito, Pastor. Pero sinabi mo may merienda, walang merienda. Naalala ko,
mayroon pala huwiting hapasin. At sa kapastong yung saging noon na sinasabi mo hindi pwede, tignan mo. Nagbalik mo nga na loob. Eh sabi ko noon, napakabuti mo. Friends na talaga pa kailangan. Doon pala dati, dito sa Panginoon ng mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot simulan. Amen. Huwag po tayong matakot simulan. Ang una lamang natin gawin, just honor and appreciate those yung lingkod ng Panginoon na ibigay ng Lord. At doon po kayo susigurin pagpapalaan. Amen. Hallelujah. Bago po tayo matapos, tinatawag ko po dito si Pastor.